Kinukumpirma pa ng Israel Embassy sa Maynila ang ulat na 2 Pilipino ang bihag ngayon ng grupong Hamas. Tiniyak naman ang pamahalaan ng pagpapauwi sa 10 na iba pang nasawing Pilipino sa Israel dahil sa gulo. Si Bea Bernardo sa Sentro ng Balita Live. Angelique, kinukumpirma pa ng Israel Embassy sa Maynila ang ulat na 2 Pilipino ang hawak ngayon ng grupong Hamas. Sa eksklusibong panayam ng PTV News kay Israeli Ambassador to the Philippines Ilan Flores, sinabi nito na natanggap din niya ang report na posibleng kasama ang 2 Pilipino sa 220 na hostage na hawak ng militanteng grupong Hamas. Hindi naman nagbigay pa ng iba pang detalye ang Israeli envoy para na rin sa kaligtasan ng 2, pero tiniyak niyang gumagawa ng paraan ang Israeli government para mailigtas ang buhay ng mga hostage. We are committed to bringing back the hostages, Israelis and non-Israelis. And it's important to remember here that we have a lot of OFWs in Israel, more than 30,000, which get the same treatment as any Israeli. Una nang sinabi ng Department of Foreign Affairs na posibleng kasama rito ang asawa ng babaeng humingi ng tulong sa pamahalaan matapos niyang makita sa isang video na kinuha ng grupong Hamas ang kanyang asawa. Sinabi naman ni Flores na naiuwi na sa Pilipinas ang bangkay ng isang Pilipinong namatay noong umatake ang Hamas sa Israel. Makakatanggap ani ang pamilya ng nasawing OFW ng tulong mula sa Israeli government kagaya ng Bureau Assistance at Education Assistance para sa mga anak. Patuloy naman ang hakbang ng kanilang pamahalaan para maibalik sa Pilipinas ang bangkay ng 3 pang nasawing Pilipino. The atrocities and what the Hamas operatives did, burning bodies, beheading bodies, all kind, I mean, it's unbelievable. It's very difficult to identify. Sometimes we have to use DNA and all kinds of other ways to identify. Samantala, ipinaliwanag naman ni Flores ang desisyon ng Israeli government sa hindi nito pagtatanggap sa isinusulong na ceasefire ng United Nations. Sinabi ng Israeli envoy na sa gera sila at kailangan muna nilang masira ang mga infrastructure ng Hamas at mailigtas ang mga hostages bago ito pumasok sa usapin ng ceasefire. Itinanggi rin niya na gumagawa ng war crime ang Israel dahil tinatarget nito ang mga civilian facilities. Any attack that we do, any bombing that we do, has a target, meaning facility of Hamas. And I can show you a map which shows the building and what was inside the building, which belongs to Hamas. Unfortunately, Hamas built its terror infrastructure within civilian facilities. Magugunit ang unang sinisi ng Hamas ang Israel sa airstrike na tumama sa isang ospital sa Gaza na ikinasawi ng daang-daang sibilyan. Pero kalaunan lumalabas sa mga forensic images na hindi sa Israel galing ang missile. Sinabi rin ni Flores na hindi kaaway ng Israel ang Palestine at hindi nito planong sakupin ang Gaza. Sa oras anya na makamit nila ang tagumpay laban sa grupong Hamas ay aalis ang kanilang puwersa sa Gaza. Angelique. Okay, maraming salamat sa iyo, Bea Bernardo.